Good morning and welcome back mga kapuso. Ngayon sa stock market, naririnig natin ang madalas yung term na holding company. Pero ano ba talaga yung mga company na ito? What do they do? To help us with that, kasama natin ngayon ang isang representative ng isa sa mga pinakamalaking holding companies around, ang Metro Pacific Investments. We have with us today Mr. Albert Pulido, the Investment Relations Officer ng Metro Pacific. So, good morning Sir Albert. Morning. So, sa simula, no, yung Metro Pacific, you know, a lot of people, syempre, alam, kasama dyan si Manny Pangilinan. Mm-hmm. Ano ba talaga yung negosyo nito? Kasi, for a lot of people, pag narinig Metro Pacific, parang it's into so many things. Ano ba talaga yung ginagawa ng Metro Pacific? Para sa amin, ang holding company ay isang kumpanya na naghahanap rin ng ibang kumpanya mm-hmm. na pwedeng pasukan ng pera at pagandahin ang operasyon. At, syempre, mm-hmm. pagandahin rin yung returns para sa mga shareholders. Mm-hmm. Pero kami, hindi lang kami katulad ng ibang holding company, kami may focus kami. Ang focus namin, yung infrastructure ng Pilipinas. Mm-hmm. Mm-hmm. What are your biggest holdings right now? Ang holdings namin ay actually naka-separate yan, apat yan. Mm-hmm. Meron kaming electricity mm-hmm. sa Meralco, mm-hmm. meron kaming tubig sa Maynilad, meron kaming mga daan sa Metro Pacific Tollways mm-hmm. na ang pinakamalaki na dyan ay yung NLEX, mm-hmm. at meron kaming mga ospital, kasama dyan ang Makati Med, Cardinal Santos, at iba pa. Mm-hmm. Sir Albert, alam natin na sa investing, one of the key principles always is diversification. Mm-hmm. So pag nag-i-invest ba ako sa Metro Pacific, if I buy shares of Metro Pacific, nakaka-diversify ba ako niyan pag ganun? Well, nakaka-diversify ka mm-hmm. dahil marami kaming hawak na kumpanya. Mm-hmm. Ang diferensya naman namin ay dahil infrastructure kami at basic services, mm-hmm. araw-araw kailangan ng tao ng tubig, ng electricity, kailangan nilang gumamit ng kalye, at pag may sakit sila, kailangan nilang pumunta ng ospital. Mm-hmm. So kahit na magkaroon ng recession, sabihin mo na, mm-hmm. hindi babagsak ang sales at profit namin katulad ng ibang kumpanya. Mm-hmm. So yun ang pinaka-benefit. You mentioned nga na talagang infrastructure yung inaano nyo. Mm-hmm. Does that mean na dapat pagpapasok ko dyan, I have to take a longer term view of things, hindi yung kumbaga, uy, ngayon, tapos biglang lipad agad ang kita. I mean, parang sinasabi mo, yung mga pinapasukan, parang mahabaan ang time frame pag pumasok sa mga negosyong ganun eh. Ang sa amin kasi, dahil infrastructure nga, mm-hmm. malakihan na ang kailangan na ilabas na pera mm-hmm. at matagal ang oras bago mo makukuha yung pera na yun ulit. Siyempre, as an investor. As an investor, kailangan mong isipin yun na hindi kami yung pwedeng parang ano bang tawag nila doon sa stock market? Chupita. Na pag pumasok ka today, biglang bukas boom, 30% up ka na. Hindi ganun. Yung sa amin, matagalan dahil nga ang mga kalye namin gagamitin mo ng 30 years, mm-hmm. di ba? So, hindi naman sinasabi namin na kailangan mo maghintay ng 30 years para kumita. Pero, para sa akin, pag pumasok ka ng Metro Pacific, mm-hmm. dapat naniniwala ka sa Pilipinas at mm-hmm. kung saan sa papunta. Kasi mm-hmm. sa amin, ang binibigay nga namin, yung basic services. Yes. So, pag naniniwala ka sa future ng Pilipinas, mm-hmm. pumasok ka sa amin dahil kami, sasabay kami, at actually, ililid namin yung pag-improve ng Pilipinas dahil kami yung gumagawa ng basic things that will allow people or mag-a-allow sa'yo na gumamit ng electricity, mag-open ng negosyo. Mm-hmm. Kasi sinasabi din madalas, a common criticism is, uy, bakit naman taas ng taas, you know? I guess we have to tackle that then because mm-hmm. utilities, bakit ang mahal? But mm-hmm. I guess, syempre, from an investor's point of view, you have to, di ba, naglaba, like you said, ang laki ng nilalabas niyong pera sa ganyan, hindi biro eh. Mm-hmm. And we can all see naman the improvements din na ginagawa nyo. So how do you address yung comments minsan na ganun? Importante yan kasi syempre pag nakikita nila yung Meralco at sinasabi ng Meralco, let's say nung 2010 kumita sila ng 12 billion pesos. Yes. Parang ang laki, di ba? Parang ang laki talaga at malaki naman talaga. Mm-hmm. Pero pag inisip mo kung gaano naman kalaki na yung pinasok nila dun sa kumpanya na yon, mm-hmm. para kumita ng 12 billion, maintindihan mo kung bakit. Mm-hmm. Isipin mo, recently, nagkaroon kami ng rate rebasing. Ibig sabihin nun, tinitingnan, part of that, tinitingnan ng ERC, yung regulator namin, mm-hmm. kung magkano na yung value doon mga assets or infrastructure mm-hmm. assets na ginagamit namin para mag-distribute ng electricity yes. sa mm-hmm. sa mga tao. Yes. At ang value nun ay 124 billion pesos. Ngayon, isipin mo, kunyari ikaw, gagawa ka ng sari-sari store, mm-hmm. gumastos ka ng 100 pesos, masaya ka na ba na ang kita mo 10 piso lang sa isang mm-hmm. taon? Mm-hmm. Siguro, pero malamang hindi. Mm-hmm. So katulad namin, gumastos kami ng 124, kumita kami ng 12 billion, mm-hmm. maganda na ba yun? Kulang 10% pag... Kulang 10%. So, mm-hmm. okay lang, pero hindi naman sobrang laki, di ba? Mm-hmm. So dahil dun yun, ang laki na rin ang pinasok namin, kaya medyo malaki rin
pag nakikita mo, in and of its own, as a standalone kasi, thing, ang laki. Totoo nga, pag nakita mo lang yung 12 billion, wow, parang grabe naman itong mga tao. Grabe yung kumita, di ba? Grabe naman, parang pinagsasamantalahan natin yung lahat. But I guess, they also have to understand na talaga na, eh, ang laki din ng pinasok niya. Ang laki ng pinasok. And I guess that can be extended to your other businesses as well. All business. As an investor, what do I have to look forward to with all of these businesses na pinapasukan niyo? What should be my time frame? But in if I invest today in Metro Pacific, should I be looking 20 years or is it 3-5 years? No. I think that if you invest today, in 5 years, you should have a pretty good return. Mm-hmm. One, because tataas naman siguro yung stock price namin. Sana. Mm-hmm. Pangalawa, lahat ng mga pinapasok namin ngayon, kasi ngayon, naglalabas kami ng pera. Yes. Dahil nagpapatayo kami ng mga kalye, nagpapatayo kami ng kung ano-ano, power generation companies. Mm-hmm. Pero in 5 years, dapat, halos tapos na yung investment phase namin. Mm-hmm. Ang mangyayari dyan, magkakaroon na ngayon ng dividends. Mm-hmm. Ngayon na babalik yung pera sa babalik amin. Na yung mga nilabas. Babalik na yung nilabas namin. Magsisimula na bumalik. Hindi naman lahat yung papasok na isang taon, di ba? Pero magsisimula na bumalik. At pag nagsimula yun, makikita mo na kaming magbabayad ng mas mataas na dividends. Mm-hmm. So aside from tumataas yung share price, hopefully, makikita mo na magbabalik na kami ng pera sa shareholders. Na, at makikita mo may income ka na every year from us in terms of dividends. Pero gaya nga ng, I think, sinabi nyo na dito sa programa nyo, ang investment naman, hindi mo naman tina-time. Dapat ginagawa mo every payday, every kung kailan ka may pera, ipapasok mo, di ba? Consistent. Sa amin, ang tingin ko, consistency. Ngayon ka na pumasok, kasi in 5 years from now, ang laki na ng investment mo sa company namin, ang laki na rin na ibabalik namin sa'yo in terms of, hopefully again, share price appreciation and dividends. Now, let's say nag-invest na ako. How do I keep track of how well your company is doing or ano yung mga latest developments? Every quarter naman, meron kaming earnings report. Yes. So, nagre-release kami sa public ng press release kung ano na nangyari namin. Saan nakikita yun? Sa Philippine Stock Market at saka sa website namin, sa mpic.com.ph. Makikita mo doon lahat ng mga ina-announce namin at meron kami mga presentations na nilalagay dyan na ine-explain namin sa mga tao kung ano na nangyari, gaano kami kagaling o kasama, at magkano na yung kinita namin at magkano yung sa tingin namin ay kikitain namin going forward. So if you're looking for a good long-term investment, bili tayo ng shares ng MPIC at kasabay na natin si Manny Pangilinan. Kasosyo na natin siya. And he becomes our business partner. Di ba magandang idea yon? So, if you have any questions regarding mga pinag-usapan namin, padala nyo lang sa Facebook page namin. Hindi pa tapos ang Pesos and Cents. When we come back, makakasama uli natin ang biggest online stock brokerage in the country, ang citysecconline.com. So, stay tuned! If you want additional tips and articles on personal finance and investing, consider getting a copy of Money Sense magazine sa mga major bookstores and newsstands nationwide.